Ayoko ilawit yung daliri ko dyan. Babon yan eh. Oops, up. Ay! So, what is up mga ka-Far East? Nandito na naman tayo sa another video. At ngayon ang video natin ay chill lang muna tayo. Hindi tayo magbe-breed, hindi tayo mag-harvest ng ating mga colony. Yeah, magpapakain lang tayo ng ating tarantula. At ang menu nila ngayon ay yan ang menu nila ngayon. Orange head. Hoy, parang naubos yung orange head ko ah. Nyari. Naubos ah. Sana. Dami to ah. Wala ata yung mga orange. Ayun. Ayan yung ating orange head. Ayan. Yung ating papakain. So, yun. So, yun nga guys. Samahan nyo ako. Tara. Simulan natin yung pagpapakain dito sa ating si married na female. Hindi ito yung mated natin na female si married. Ito yung isang si married pa na natitira na hindi natin napamate. Medyo malalaki kasi yung orange head. Yan. Ito. Yan. Chok. Ang lalabas. Nice takedown. Yan. Nice takedown, di ba? Yan. Kung sino may gusto na tong female na to, pwede kayo makipag-trade sa akin ng male OBT. So, ayan. Si married. Tapos, ayan, si Sparrow. Isa ulit, HH, Hotentota, Hotentota. Ayan. Actually, itong Hotentota, Hotentota na to is bago na naman. Kasi yung isa nating female is namatay na. Yung anak ni Sting. Bale, ito, anak din to ni Sting. Pero, anak na siya nung anak ni Sting. Ay, bale, apo na siya ni Sting. Yan, bale, apo na yan ni Sting. Anak lang tayo ng maliit na, ano. Ang lalaki, eh. Yan, ito. Orange head. Oops. Ayaw niyang kumilos, oh. Busog ata. Ayun. Nice one, Sting the Third. Sting the Third. Ayan, si Sting the Third. Kasi pangatlong sting na siya dito sa kulungan ng Sparrow na to eh. Ayan. So, ayan. Isa. Ay, dalawa. Pangalawa. Okay. Tapos, oh, meron tayong nag-molt. Ito yung ating male hamori. Ayan, male hamori. Ayan. Nag-molt na siya. Ayan, bali, inihintay na lang natin itong mag-mature. Tapos, pwede na natin silang isalang nung nakuha nating female. Tingnan natin kung mature na. Hindi pa siya mature. Wait lang, check nga natin. Hindi ba talaga? Hindi pa siya mature. So yun guys, hindi pa siya mature. Wait na lang natin, siguro mga dalawang molt pa or isang molt na lang bago ito mag-mature. Kaka-molt lang, kaya pass muna siya sa pagpapakain. Yan. Tapos, uy, meron pa tayong isa pang nag-molt. Yan. Ito yung isa pa natin nag-molt. Isang male. Isang male albiceps. Ayan. Ito yung ating male albiceps. At nag-molt na rin siya. Ganda, di ba? Ganda, oh. Lalo pag bagong bihis. Ganda talaga ng ano. Ayan. So, yun. Kunin natin yung mga molt nila. Pati pala yung kay Hamori. Kunin natin yung molt. Mukhang hindi pa ito kakain kasi mukhang kakamolt lang din.
Yeah, mukhang hindi pa kakain yung dalawa nating bagong mold. Tapos, itong ating L3 ka na, dalawa. At mukhang hindi pa natin pwedeng pakainin yung isa kasi medyo mukhang mataba eh. Oh. Mukha siyang mataba at mukhang hindi siya kakain kasi mukhang magdadrop din siya. So, iwanan na lang muna natin yung isa. Ito na lang muna ang isa na nagdrop ng anak niya. Yan na lang muna pakainin natin. Ang kagandahan dito sa orange head, yung kanilang mga anak, kahit mismo pala yung nanay, mataba, malaki. As in, gap-loaded talaga sila. Kaya, hindi ka magsisising yan ang kinuha mong feeder. Kasi gap-loaded talaga, napakataba talaga. Mukhang hindi na naman tayo makakakita ng magandang takedown dito sa L3 ka natin. Ah. Ganto rin ito nung nakaraan eh. Wala na yung feeder. Yun! Kita ba? Ang labo kasi. Ang liit kasi nung L3 ka eh. Kaya hindi natin makita. Kung, hindi natin masabi kung kita ba sila o hindi eh. Nung nag-takedown. Pero mukha namang nakita na nag-takedown. Wait lang, baka may maipit tayong anak eh. Yan. Tapos ito ay itong apat na to is anak ni Esme. Anak ni Esme. At mukhang kailangan na nila ng rehouse. Ang laki na ha. Wait lang ha. So yun guys, unahin natin itong isa. Ah, ay. Niya mo naman ako orange head eh. Ay, ayaw. Oh, ayaw talaga. Ayaw yung umiwalay sa akin. Ayaw yung makain ah. Pakain ka dun. Pakain ka dun. Oh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Oops. Naramdaman mo sana. Uy! Nice takedown. Nice takedown sa anak ni Esme. Ayan. Ito, papalakihin natin to para meron tayong remembrance kay Esme. Bali mamaya pala, papakita ko sa inyo kung anong update doon sa egg sack ni Esme. Ito mukhang nag-molt din to ah. Makita natin, malaman natin kung ang talo tayo dito sa orange head, madulas sila. Napakadulas, grabe. As in, sobrang dulas, hindi mahuhuli ng... Pag mabagal yung kamay mo, hindi mo mahuhuli talaga. Ayan. Ang dulas eh. Ayun, ito nyo, nalalaglag pa. Hawak na, nalalaglag pa. Mukhang naparami yung tubig ko ah. Ah, ay, nalaglag doon sa ulo. Mukhang hindi siya kakain. Mukhang naparami ka. Ayun, kumain. Diba? Ang klase. Ang ganda. Stig talaga. Stig talaga. Ayan, 2 down. 2 to go. Medyo malalaki na kasi itong natira. Kaya mahirap mamili. Ayan. Ayan. Puk! Ay. So, ayun, mukhang hindi tayo makakita ng takedown dito. Sarado na lang natin to. Kasi nabulabog ko siya. Nung nilagyan ko siya ng tubig, nabulabog ko siya. Kaya, ito lang isa. Yung pinakalas. Baka makakuha tayo ng magandang takedown. Yan yung isang anak ni Esme. Pinakahuli. Tingnan natin kung kakain siya. Kasi siya yung pinakahuli. At mukhang hindi siya kakain. Tumabi pa sa kanya yung ano, orange shade. At tinabihan pa nga siya ng orange head. Magaling, magaling, magaling na orange head. Sige. Hindi na muna natin ito papakainin. Pasa natin sa iba yung pagkain niya. Sige. Mukhang hindi siya kakain. Pasa na lang natin sa iba. Dito sa pumpkin patch.
Oh, nice one. Nice takedown, Pumpkin Patch. Galing. Kung mapapansin nyo guys, may mga naggagagalang langgam na naman. Kasi, tag-init na. Kaya, nag-harvest na ng pagkain yung mga kaibigan ni Ants Canada. Yan. Actually, hindi pala niya kaibigan yung mga yun. Dahil kinakain din nun yung mga colony ni Ants Canada. Sige natin kung makakakuha rin tayo ng magandang takedown dito sa isa pang Pumpkin Patch. Kasi kung maaalala nyo, marami tayong Pumpkin Patch, di ba? Yung kinuha natin sa Rizal. Yan. Ito na sila, mga malalaki na. Dating mga CM size lang, ngayon, ang lalaki na. Mali lang hagis. Pero, okay naman. Can manage naman yan eh. Yan, 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 yan. Yan, kainin mo. Yan, kainin mo, gali. Nice takedown. Ang gentle naman. Ang hin-hin mo naman. Babae ka ba? Okay, two down. And many go. Many, many to go. Okay. Ito pa isa pang Pumpkin Patch. Tanga. Sorry, sorry. Okay. Let's see, let's see, let's see. Lagyan natin ng tubig yung kanyang enclosure. Medyo tuyo eh. Hindi natin makikita. Pumasok sa loob eh. Pumasok siya sa loob. Kita ba? Ayun, kita pala yung paa. Ayan, kita yung paa niya. Ba yan, ang gentle naman ng mga takedown itong Pumpkin Patch. Ang gentle ng mga takedown ng ating mga Pumpkin Patch. Marami pa tayong pakakaining Pumpkin Patch. Alam nyo, yun na yun. Marami yan. Ba yan? Di nakapokus. Pangit. Pero nice takedown. Yeah. Four down. Many to go. Sa hindi nakakaalam, itong Pumpkin Patch na to is 20 pieces. 20 pieces sila nung nakuha ko. Oops. Eh, takot. Natakot siya. Pero iwanan na lang natin dyan yung kanyang pagkain. Another one. Po. Eh, takot din. Takot din. Wala yan, hindi nakakain yan. Mamaya na ulit kakain yan. Ay, ayun. Kumagalaw siya, mukhang kakain. Sige, try natin pakainin na bang kinutubigan natin. Yun! Nakakita nyo ba yun? Ako kasi, tingin ko hindi nakakita ng camera. Tinunggaban niya. 6 down. 4 to go. Meron pa pala. Marami pa pala. Hindi lang pala 4. Pero hindi ko nakukunan yung iba. Siguro kunan natin yung confirm, yung medyo 50% confirm na female. Ayan. Ito lang yung kunan natin yung 50% confirm female. 50% confirm. Nasa 1.5 inch na siya to 2 inch. Ayan. Let's see, let's see, let's see kung makakakuha tayo ng magandang takedown. Takot. Takot siya, guys. Pumasok tuloy sa ilalim. Masyado ka kasing, ano eh, pa-baby eh. Pa-baby kasi, ayan, pumasok tuloy sa ilalim yung pagkain mo. Kung mahirapan tayo makunan to. Yun! Kunan pa rin natin, nice. Nice takedown para sa pa-baby. Ayan, tinubigan lang natin siya. Pag na 100% confirmed female ko na siya, tsaka natin siya ililipat.
Tapos ito ay 50% confirmed male. Ang laki na din. Mukhang pagka nagmultong mga to. Pakainin natin ng orange head. Oh! Ayun! Nice takedown! Galing talaga mag-takedown ng mga ano? Pumpkin patch. Kaya isa to sa favorite na tarantula ko eh. Yan, mga pumpkin patch. Yan guys, pakainin ko lang yung natitirang apat. Tapos balikan ko kayo para sa iba pa nating tarantula. So yun guys. At ito yung ating Brachypelma emilia. Ibahin natin yung pagkain niya kasi last time na pinakain ko siya ng orange head, hindi niya kinain. Kaya baka itong ano kainin niya. Yan. Napaka-picky nitong emilia natin na to eh. Para siyang yung ating ano, para siyang yung ating vagans, hindi siya kumakain ng basta-basta. So yun, sige. At mukhang di rin naman siya kakain. Yung ginagawa ko sa kanya para kumain siya, yan, iniwanan ko lang na ganyan yung feeder niya. Hindi ko alam kung itong emilia ko lang yung ewan ko ba? Kasi kung matatandaan nyo, yung male nito is namatay, di ba? Namatay siya nang hindi kumakain sa akin. Oy, sorry. First time ko siyang nakita ng nag-flick, ha. Grabe naman, isang flick pa lang, kalbo na. Baba ko muna kayo, guys, ha. So, yun na nga. Gaya nga na sinasabi ko, yung meal nito is namatay nang hindi man lang kumain sa akin. At hindi natin alam kung anong dahilan nun. Basta hindi na lang siya kumain bigla. At ito yung ating mature female sea married. Mated din to. Ito yung kumain ng ating male. kung matatandaan nyo yung video natin, di ba? Ayan, kinain niya yung male natin. At subukan natin siyang pakainin ng mature orange head. Oops! Oh, nice takedown! Galing mag-takedown. Nakunan kaya yun ang camera? Ayan, huling kainan niya yan bago siya mag-lay ng egg or bago siya mag-molt. Nakita natin kung mag-molt ba siya or mag-lay siya ng egg. So yun, last feeding na niya yan. Kasi medyo malaki yung naipakain natin. Ito yung ating mature female Marshalli. Try din natin siyang pakainin ng juvenile lang. Juvenile. Oops. Ayoko ilawit yung daliri ko dyan. Baboon yan eh. Oops. Oh. Ay! 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 Diba? Kaya ayoko nang ganun eh. Buisit ka. Kulat ako dun ha. Kinabahan ako ng 10 tarantula ah. Kinabahan ako ng 10 beses na tarantula nun ah. Ha? Ibang klase ka ha. Kainin mo yan. Kainin mo yan nandyan. Nandyan yung pagkain mo eh. Pumasok dyan eh. Ginulat mo kasi ako eh. So yun, di na natin makikitang kumain yan. Iyan na lang natin siya dyan. At kung may mature female, meron tayong mature male. Ayan, mature male Marshalli. Ito, iba rin na ipapakain natin. Dubia lang din. Kasi medyo matanda na siya. Kaya baka hindi na niya kainin yung ayan, hindi na nga niya kinain, no? Meron tayong binigay na lots, hindi na niya kinain. Diba? Ayaw na niyang kumain. Pero tingnan natin kung kakain pa siya. Oh, diba? Ayaw na. Diba? Ayaw na niyang kumain. Matanda na kasi eh. So yun, wala na tayong magagawa dyan. Pagka ayaw nang kumain ng tarantula, wala na tayong magagawa. Baka sabihin nyo, Kaparis, ang laki kasi nung pinakain mo eh. Wala yan sa laki guys. Pag gustong kumain ng tarantula, kakain niya kahit ganong kalaki yan. Ayan o, kita nyo naman yung forma niya. Ganyan yung forma ng mamamatay na
Baka sabihin nyo, tuyong-tuyo naman kasi yung tubigan niya. Hindi, may laman yan. Ayan o, may laman yan. O, di ba? May laman. O, sige ha. Try natin pakainin ng nymphs. O kaya juvenile. Ba yan, tumatakas yung mga, ano natin? Feeder natin. Ito, maliit lang ha. Ayan, maliit lang. O, di ba? Ayaw niya. Niiwasan niya talaga. Ayan, yung mga ganyang pormahan ng tarantula, malapit na yan eh. Yan yung mga malapit ng Mategi Boom Boom. Kasi kung maaalala nyo, itong tarantula na to, nakasurvive lang siya dun sa pagtangkang pagkain sa kanya nung mature female natin. Ayan. So, ayan. Mukhang hindi na siya kakain. Ito yung ating mature male Marshalli. Gaya nga na sinasabi ko, yung mga mature male ng baboon is madaling mamatay. Ayan. Madali silang ma-expired. Kaya pagka nagkaroon kayo ng mature male na baboon, salang nyo agad ng isalang kasi madaling ma-expired yung mga yan. Kaya pagka hindi nyo na isalang, eh wala. Sayang lang. Brachypelma o kaya Tiltocatil. Matagal ang buhay. Naabot sila ng taon bago ma-expire. Ang baboon, napakabilis lang yan. Hindi nyo namamalayan. Patay na pala yung inyong mature male kahit di nyo pa nagagamit. Ito na yung ating last two female sa bin na to. Ayan, tapos nasa labas na yung iba. Tignan natin kung kakain to. Malaki to eh. Huh? Ayan, flick agad ng hair. Ito yung ating female Hamori. Tignan natin kung kakain. Orange head din yung ibibigay natin. Ayan. Kasi nga, yun yung menu nila ngayon. Orange head. Ayan. Doon ka mag-kut-kut. Doon ka mag-kut-kut. Ayun! Kumain. Ang galing. Ang ganda. Ayan. Okay, sarado na natin. May electric pan kasi kaya siya nagpi-flick ng hair eh. Usually, pagka nagpapakain ako, hindi ako nag-i-electric pan. Eh ngayon, maaga kasi, sobrang init kaya kailangan ko mag-electric pan. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na ganito enclosure ko, kahit maliit lang, di ba, hindi sila kalbo. Kasi, nasa pag-aalaga din yan eh. Gagawa natin ng topic yan, yung kung paano ba ang tamang enclosure dapat sa isang tarantula. Pakainin naman natin tong auratum natin. Orange head din ipapakain natin. Uy! Kulit ako ah. Maglag. sorry. Wala na sa focus. At itinapon niya yung kanyang tubigan. Yan ang mahirap sa mga brachypelma eh. Tinatapon nila yung kanilang tubigan. Diba? Nice takedown. Yan, kung may male kayo nito, yan, salang natin kung gusto nyo. Female auratum. Okay, tapos na natin yung mga nasa bin na to. Ayan, ito yung dalawa nating Eltrica. Tapos dalawa nating Pumpkin Patch. Yung ating Emilia. Marshalli. Si Merid. Tapos yung ating Hotentota. Tapos yung ating Albiceps. Tapos yung ating mature male na Si Merid. Tawag dito. Marshalli. Tapos yung ating male Hamori, tapos auratum, and then yung ating male Hamori, and then yung apat na T. albopolosus Honduran form, tapos yung 10 nating pumpkin patch pa. Okay, done na tayo dito sa isa na to, sarado lang natin. Yan, dito naman tayo sa bin na to, at meron tayo dito dalawang Golden Nichaco or Gramostola polcripes. Tapos, yung ating Pirigalis na napakalaki na. Ayan, yan, kung makikita nyo, napakalaki na. Hindi na natin siya papakainin ngayon kasi mukhang pre-molt na siya. Ayan, ang laki, oh. Diba? Ang laki. Mukhang pre-molt na siya. Hindi na natin siya papakainin. Yan, kung nagbe-ventral gendering kayo ng arboreal, ayan. Paki-comment na lang sa baba yung gender nito kung nakikita nyo. Kasi tingin ko sa kanya, male talaga siya eh. At kamalas-malas. Hindi na natin siya papakainin. Tapos ito yung ating, mukhang hindi na rin natin papakainin to. Dalawang mini auratum. Kasama to nung ating pumpkin patch.
Yan, kasama yan ng ating pumpkin patch nung kinuha natin. Ni-rehouse din natin sila dyan. Kasi medyo nalakihan na nila yung kanilang enclosure. At ito si Tokwa at Bob. Ayan. Yung kinaiinisan nilang binirid ko. Bakit ko daw binirid? Eh, common lang. Diba? Common lang kasi siya. Tapos binirid pa natin. Ayan. Nice takedown, Bob. Diba? Tingnan natin kung kakain pa tong si Tokwa. Kasi itong si Tokwa, matanda na eh. Kung matatandaan nyo, last year pa to, diba? Ayan. Last year pa siyang male. Last year pa rin siya nag... Uy! Nakataob siya. Last year pa siya nag-mature male. Kaya tatry natin kung kakain pa siya. Try lang. Kasi tingin ko hindi na siya kakain eh. Oh! Ay, kakain pa siya. Kakain pa siya. Mukhang malakas pa siya oh. Kahit last year pa siya, mukhang kakain pa siya. Ayun oh, kumain pa oh. Diba? Malakas pa. Tapos kung mapapansin nyo oh, diba? Hindi pa siya kalbo oh. Kahit yung enclosure niya is maliit lang. Diba pagka mature male, tapos maliit na ganyan ang enclosure, diba kalbong-kalbo na agad? Ito o, oh, tignan nyo, makikita nyo. Nasa pag-aalaga talaga yan eh. Wala yan sa enclosure nila, nasa pag-aalaga yan. Diba? Wala siyang kalbo o. Oh. Oh. Last year male pa yan. Diba? Ilang beses ko nang na-breed yan dito kay Bob. Actually, meron tayong dalawa ata or tatlong video na na-post sa YouTube. Dito nga, sa YouTube. Ayan, diba? Na-breed ulit natin siya ng ganung kadaming beses na naman. Last time, nung sinusubukan ko silang i-breed, mukhang mahina na siya eh. Pero, ba't lumakas na naman eh? Lumakas na naman siya. Mukhang gusto talaga niyang magparami ng lahi ah. So, yun na nga mga kapares, ito yung laman ng ating isang bin. Tapos, pakita ko lang si Cheska. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung water dish ni Cheska is madumi na naman. Kasi, nung last time na pinakain ko siya ulit ng feeder niya, tinapo na naman niya sa tubigan niya yung labi. Actually, hindi niya kinakain eh. Ayan o, kita nyo, medyo mga buo-buo pa yung mga ano. Pinapatay niya lang yung feeder natin, tapos hindi niya kinakain. Tapos, kung mapapansin nyo, yung abdomen niya, di ba, liit o. Kaya ito, papalitan ko na naman yung water dish niya kasi tinapunan na naman niya ng pagkain niya. Ayan, si Cheska. Wala tayong magagawa doon. Ganun talaga siya eh. Gusto niyang mamatay na, di... So be it. Eh, ganun talaga ang buhay. Ayan. Tapos si Esme. Ayan. Ang gumawa ng lahat. Diba? Siya yung nagparami ng ating tarantula ulit eh. Si Esme. Hindi dahil sa kanya. Wala tayong mga vlogs ngayon. Salamat kay Esme. Siya yung buhay ng ating Far East Exotics. Ayan. Si Esme. Kaya talagang hindi ko to i-out kahit ano man mangyari. By the way, yung pala yung second clutch niya. Ayan. At doon sa may-ari ng second clutch na yan, nakikita na natin. Siguro mga bukas or sa makalawa, yan, pupulot na natin yan. At magkakaalaman na kung gaano karami ba talaga ang magiging anak niya. Kasi kung mapapansin nyo, yung huling mating niya is, yung male is sobrang beat up na. Talagang kalbong-kalbo na, napakapayat na, mukhang hindi na kayang mag-mate. Pero, nagawa pa niyang makapagpa-exam. So, ayun. Tapos, si Queen. Ayan, si Queen. Pakainin natin si Queen. Nagulat siya. Nice, Queen. Nice takedown, Queen. Diba? Ayan. Ayan, si Queen. Ang matakaw na bearded dragon. Actually, itong si Queen, kung matatandaan nyo, dalawa sila, di ba? Yung isa, yung maliit, meron dyan kasi, dalawa kasi sila eh. Yung isa, ito si Queen, medyo malaki to nung nakuha ko. Yung isa, sobrang liit talaga, halos ganyang kalaki lang siya. Halos isang daliri ko lang, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Ipopost ko dito yung picture nung kapatid nito. Na, masakit man sabihin, pero pumanaw na siya. Kasi hindi talaga siya lumalaki. Hindi siya kagaya nito ni Queen, di ba? Kung mapapansin, ang laki na, di ba? O, halos kasing laki na ng palad ko. Yung isa na kapatid niya, hindi talaga lumalaki. Ganun lang yung size niya. At namatay siyang ganun. Hindi ko alam bakit. Pero, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Yan si Queen. Update lang sa kanya. I-post ko na lang dito yung picture, no? Nung kanyang kapatid.
Tapos ito si Scarlet at si Meatlag. Ayan. Hindi kasi yung putol yung ulo. Hindi kasi kasi eh. Ayan. Pipilitin natin pagkasyahin. Hindi siya kasha. Putol tuloy yung ulo. Dubia na lang pakain natin. Sayang yung orange head eh. Putol lang eh. So yun na nga guys, mukhang hindi siya kakain. Ayan, update na lang sa kanya. Kasi palpak yung pinakain natin eh, naputol lang eh. Putol lang yung ulo. Update lang sa ating mga bearded dragon na tatlo. By the way guys, ito si Meatlag, yung pinakain natin ng house gecko. Ayan, buhay na buhay pa siya. Diba? Kasi may nag-comment dito sa ating YouTube channel na masama daw pakainin ng wild caught na house gecko yung ating mga alaga. Which is totoo naman. Kaya nga ang ginawa ko muna dun sa gecko na yon is kinwarantine ko muna. Pag sa tao, kinwarantine muna. Tinignan natin kung meron ba siyang ilalabas na sakit or wala, di ba? Bago ko siya ipinakain. At yun naman, wala namang nilabas na sakit yung pinakain natin na yon. Tingnan natin kung kakain sila. Ayaw rin na kumain. So, ayun. Update lang sa kanila at buhay na buhay sila. Ayan, update lang sa ating bearded dragon. At meron pa tayong apat na baboon pa. Ito na yung last sa ating feeding video. Ayan, ito na yung ating last na papakainin. Sana kumain silang lahat. Dito sa mga to, dubia na lang papakain natin. Kasi medyo malalaki masyado yung natirang orange head. Kaya puro dubia lang tayo sa kanila ngayon. Yan, ito yung ating mature male darlingi. Yung ating mature male darlingi. Tapos, ito yung ating mature female darlingi na mated. Mated, hindi ko matanda kung twice or thrice. Mated siya. At ang laki na ng kanyang abdomen. Sana maglay siya ng egg. At yun ang inaasahan natin. Para sa marami pang mga pag-giveaway. Iyo. Take down. Nice. Binigyan tayo ng magandang takedown. Happy dance. Sige nga, happy dance. Asan na yung happy dance mo? Sige nga, kasi ito din yung last na feeding natin. Baka itong dalawang female natin kasi hindi na kumain. Itong si Marshali, tsaka si OBT. Si Morta. Yan. Walang happy dance. Try natin pakainin si Marshali. At I doubt na kakain siya kasi mukhang maglilay na siya ng egg sac niya. Yan, happy dance. Nice. At si Marshali mukhang hindi na siya kakain. Ayun, di ba gumagalaw-galaw yung dubya pero wala siyang reaction. Ay, ayun, meron siyang reaction. Joke lang pala. Mukhang kakain pa siya. Pero hopefully, itong si Marshali is magbigay sa atin ng maganda-gandang egg sac. Ayan, pasukin mo, Dubia. At hindi niya tinakedown. Mukhang hindi na nga siya gutom. Mukhang mangingitlog na nga siya or magmumult. Sarado muna natin to, baka tumakas eh. Silipin natin. Hindi kita. At hindi talaga siya kita. Ayan, ito na yung pinakakita sa kanya. Oh. Ayan na yung pinakamalapit nating makikita. At hindi niya kinain yung binigyan natin. Tingnan natin tong si Morta kung kakain. Ito na lang yung ating last na pag-asa. Dapat pala hinuli natin yung Marshali. Si Morta kasi hindi ko pa nakita ulit lumabas to eh. Pinapakain ko lang siya ng ganyan. Oh. Ganyan-ganyan lang papapakain ko sa kanya. Tignan mo nga, hindi kinain yung binigay natin pagkain, no? Binigyan natin ng dubia, hindi naman niya kinain, no? Di ba? Binigyan natin ng dubia, hindi naman niya kinain. Hindi ko alam kung buhay pa to, eh. Ano bang gagawin ko sa'yo, Morta?
bigla kang nag-molt. Tapos eh, ayaw mo namang kumain. Ano po, tignan natin. Alam ko na. Iyan ang ating solusyon para kumain siya. Tambakan natin ang lats. Ewan ko lang pag di pa ito kumain. Yan. Yan. Tinambakan natin siya ng lats. At tingnan natin kung kakain na siya o hindi. Yan. Sinubukan din natin basain. At yan ay ating huling pagpapakain. So yun na nga mga ka-Far East, yung ating mga alaga. Di ko na pinakita sa inyo yung isang box ng ating mga ano, anak ng ating mga alaga. Yung ating mga na-breed. Hindi ko na pinakita kasi masyadong marami pagka pinakita ko pa. Masyadong haba yung ating video. Kaya yung mga ilan na lang sa mga anak nila ang pinakita natin. So yun na nga mga ka-Far East. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating ginawang video. At kung nag-enjoy kayo, keep on sharing, like and subscribe sa ating channel para sa marami pang mga video at marami pang mga pag-giveaway. So, yun. See you again soon. Peace!